Nakatanggap ng pagkilala ang mga sundalong nasugatan dahil sa pakikipaglaban sa bayan. Pinangunahan pa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapaabot sa kanila ng tulong mula sa pamahalaan. Si Alan Francisco sa detalye. Rise and shine, Alan. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay ng tulong pinansyal sa 12 sundalo na nasugatan matapos makipaglaban sa mga miyembro ng Dawla Islamiyah Mauti Group. Matatandaang sa operasyong ikinasa ng militar noong Enero sa barangay Tapurong, Pigapo, Lanao del Sur, na neutralize ang matataas na leader ng Dawla Islamiyah Mauti Group, kabilang na ang mga sangkot sa MSU bombing noong nakaraang taon. Naka-confine ng mga sundalo sa Army General Hospital sa Fort Bonifacio, Taguig City. Bukod sa Special Financial Assistance, ginawaran din ni Pangulong Marcos ng Gold Cross Medal, Military Merit Medal with Bronze Spearhead Device at Wounded Personnel Medal sa 4 na Wounded in Action Soldiers. Sa kanyang paikipag-usap sa mga sundalo, kinilala ni Pangulong Marcos ang katapangan at hindi matatawarang dedikasyon para protektahan ang sambayan ng Pilipino. Kasama rin dito ang pagdepensa ng tropa ng militar sa bansa laban sa mga elementong naghahasik ng takot. Tiniyak din ng punong ehekutibo ang tuloy-tuloy na suporta ng gobyerno sa mga nasugatang sundalo. Gayun din ang pagkataguyod sa mga kasapi ng Armed Forces of the Philippines at kanilang mga pamilya. Ayon sa pamahalaan, tinutugunan na rin ang kahilingan ng Army General Hospital at Camp Evangelista Station Hospital na dagdag gamit para higit na mapagsilbihan ng mga sundalo. Kasama ng Pangulo, sina Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., Special Assistant to the President Antonio Lagdameo, AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., Philippine Army Commanding General Lieutenant General Roy Galido, at iba pa. Alan Francisco para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.